Tumaas ang kaso ng pagpupuslit ng marijuana kaysa sa Cebu sa Davao Region. Samantala, pinaimbestigahan na ng PDEA ang isang online seller na nagbebenta ng cake na may haluumanong marijuana. Si Jason Amisola sa detalye. Nadiskobrehan ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 11 ang sinasabing ibinibentang umano online na marijuana cake sa Davao City. Ayon kay PDEA 11 Regional Director Naravi Duquiatan, isang poser buyer ang bumili online at nang matikman ang cake, nagpositibo ito sa isinagawang drug test. Patuloy ang pagtutok ng ahensya sa kaso at tinututukan ang revelasyon mula sa mga customers at dating drug surrenderees ng mga nakakain ng marijuana cake. Stores that are selling cakes made of marijuana, inaayos na po namin. At saka tinitingnan namin kung ano po yung coordination na gagawin namin with the FDA. Ayon sa PDEA, kahit pa mas tumaas ang illegal drug cases ngayong taon kung ikumpara sa taong 2022, base sa kanilang datos, tumaas ang kaso ng pagpupuslit ng marijuana kaysa sa Cebu sa Davao Region. Drug personalities tried to shift to the use of marijuana instead of Cebu. Kasi nga, mas mura ang marijuana compared to Cebu. Napag-alaman na umabot sa mahigit 55 kilos ng marijuana at 4.2 kilos na sa Cebu ang kanilang nakumpiska mula Enero hanggang Oktubre 2023. Sa isinagawang 1,674 total operations, umabot sa lagpas 35 million pesos ang halaga ng nakumpiskang kontrabando. Nilinaw naman ng PDEA Region 11 na kahit bumalik ang paggalaw ng ilegal na droga sa Rehiyon 11, nagpapatuloy na manageable ang sitwasyon. Mula rito sa Davao City, Jason Amisola para sa Bayan.